Gagawa nga pala tayo ng lugaw, mga kanguso. Ayan, at syempre, naglagyan na po tayo ng sibuyas dyan sa kabawang. Igigisa muna natin yan hanggang mag-golden brown. Ayan, kung nakikita nyo, ayan na po siya. Nilagyan na po natin yung bawang sa sibuyas na ginisa natin sa kawali. Ayan, so pag naging golden brown na po yan, ilalagyan na po natin yung lugaw. Naggumawa na pala agad kami ng lugaw. Pinalambot na pala agad namin yung lugaw para mabilis na lang siyang igisa kapag mayroon po pa order. Para hindi, kasi kapag ka po yung lugaw ay nakatambak sa kaldero at matagal na, hindi na po siya maganda. So yung ginawa namin, naglugaw na muna agad kami para pag may order, mabilis na isa ulit sa bawang at sibuyas. So ayan, kung makikita po ninyo mga kanguso, mga idol, naglalagyan na po tayo ng ruskaldo dyan sa kawali. Kasi mayroon po tayong pa-order, mga kanguso, mga idol, maagang maaga, may pa-order na po tayong ruskaldo. No, siyempre, yan, nakikita naman natin, dalawang order po pala yan, mga idol. Ayan, no, tingnan nyo ang kulay niya, mga idol, sa gilid, di ba? Pagka ginisa mo yung bawang sa kasibuyas, bago mo ilalagay yung lugaw na niluto mo na, ay napakasarap po niyan, napakaganda po niyan. Siya nga pala, mga idol, hindi na natin titimplahan yan dahil po yung lugaw na niluto namin kanina, niluto ko po kanina, ay timplado na po yan, mga idol. Ayan, at nilagay na rin natin yung karning manok dyan para mas maglasa yung ating aruskaldo. Ayan. So sa inyo pala mga idol, mga kanguso, kung meron kayong mga lugaw na tira-tira mula kagabi, huwag niyo pong itatapon, lagyan niyo lang po sa freezer at kinabukasan po ay igisa lang po ninyo ulit katulad ng ginawa namin at napakasarap po niyan, mga idol, para hindi po masayang yung ating pagkain. So ayan na nga, mga idol, naglalagyan na nga po tayo sa ating soup bowl kasi may pa-order po tayo na dalawang order na aruskaldo, mga driver natin dito, mga shuttle van. O diba, mga idol, kahit sa bahay lang kayo, pwede kayo mag-alok ng ganyang klaseng pagkain sa inyong mga kapitbahay. O di kaya magtinda kayo ng ganyan sa matabing kalsada dahil napakamura ng ingredients, mga idol. Malaki din naman po ang tubo dyan kapag kalugaw. Kaya nga tinawag na lugaw, nga po, tubong lugaw, di ba? So ayan na nga, mga idol, naglalagyan na tayo sa pangalawang soup bowl ng atgaw. At lalagyan din natin yan mamaya ng mga pang-dekorasyon sa taas para mas lalong magandang tignan at lalong kaaya-aya. Ayan na nga, at maglalagyan na tayo dyan ng dahon ng sibuyas. Ngayon, nilalagyan na po natin ang dahon ng sibuyas para mas masarap at siyempre mas maganda tignan kapag may dahon ng sibuyas, so, diba? So ayan na, madaling-madaling gawin yung lugaw. So ayan, naglalagyan na rin tayo ng itlog dyan. Siya nga pala, mga kanguso, mga idola, may manok na po yan. Kung nakita niyo po kanina, hinalo na agad natin sa lugaw para po mas maglasa yung ating lugaw. O, nasa na ba ako nagpunta? Ba't na po ako nawala? Ay, ayun, kumuha pala ako ng bawang, kaya pala ako nawala saglit. Yan, siyempre nilagyan natin yan ng bawang na fried bawang para mas mabango, di ba? Mas masarap kasi ang lugaw, yung aruskaldo, kapag ko mayroong dahon ng sibuyas at siyempre may fried bawang. At siyempre huli nating ilalagay diyan na yung kalamansi. O di ba? 35 pesos lang po 'yan plus itlog na 15 pesos. So saan ka pa, i-dissolve na solve ka na, di ba diyan? Dahil napakasarap na, napakamura, at isa pa, kapag kaya ng negosyo mo, malaki ang kikitain mo diyan dahil lugaw, dahil tubong nga, di ba? Kaya nga lugaw. So ayan, nag-iwan natin ng kalamansi dahil nag-aantay na po yung ating customer sa labas. Ayan, so ayan, tapos na tayo maggawa ng lugaw. Ayan, mga idol, isa-serve na pala namin. Isa-serve ko na pala, ako lang pala, hindi namin. Ba't ba sinasabi kong namin, ako lang mag-isa yung nagbablog dito.